Magandang-magandang araw po sa inyong lahat. Nandito po tayo sa panibagong kabanata ng ating pong Ed Arquines Kitchen. Ang ating pong lulutuin ngayon ay ang chicken apritada. Ito pong favorite dish ng mga Pilipino, chicken apritada. Tingnan natin ating mga ingredients. Ang ating pong ingredients, meron po tayong chicken, wala na po siyang balat. Meron tayong laurel, meron tayong paminta. Gagamit tayo ng konting olive oil, extra virgin. Yan, 3 teaspoon of patis, 3 teaspoon. At saka, try natin subukan itong sweet basil marinara sauce. Yan, sweet basil marinara sauce. Yan ating instead na tomato sauce, yan po ang gagamitin natin. And then carrots and potato, meron din tayong bell pepper green, pineapple tidbits, ang ating pong onion, ating pong liver spread, Pinoy liver spread. Yan. At saka yung garlic, at saka yung sauce ng ating pong pineapple. Yan. Okay, sundan po natin ang ating susunod na gagawin. Umpisa na po natin nagisahin ang ating mga ingredients. Init na po yung ating mantika, no? At lagyan na po natin itong ating carrot at saka patata. Yan. Try natin siya hanggang sa mag half brown. Little bit siya. Okay, medyo half-cook na yung ating mga patatas at saka carrots. Half-cook na siya. Atin na siyang aahonin. Half-cook na yon mga gulay natin. At susunod natin na lulutuin ay ang ating bell pepper. Pag matapos yan, susunod natin yung bawang at saka yung sibuyas. Yan. Yon, lalagay po natin itong ating bell pepper. Yan. E, sa half cook lang din natin siya. Kasi para mamaya, pag niluto natin sabay-sabay, half cook chicken, half cook na bell pepper, half cook na patatas at saka carrot, then magsasabay-sabay na silang maluluto lahat. Medyo pwede na po natin tanggalin itong ating bell pepper. Alisin natin ating bell pepper. Naamoy ko na yung amoy ng bawat mga ginigisa natin. No? Medyo masarap pong amuyin. Nakakagutom ito yung traditional na pagkain ng mga Pilipino. At ngayon ay susunod natin ang ating sibuyas. Okay. Lagyan tayo ng konting sibuyas. Lagyan natin ng konting mantika kasi medyo ubos na yung ating mantika. Tapos natin lalagay lang ng isa ng sibuyas ay ating pong lalagay ang ating bawang. Yan. Sariwa po yung bawang natin. No? Yan. Huwag natin masyadong susunugin yung ating bawang at sibuyas. Dahil yung bawang at sibuyas, siya po yung mag-aalis ng lansa ng manok. Yan. Okay, yan, tamang-tama na. Konting
konting gisa-gisa lang konti. Ngayon, lalagyan na po natin ang ating manok. Dalis ko na ho yung balat ng manok, ano? Para hindi masyadong mataba. Ayan. Lalagyan po natin ang ating pong fish sauce. Ito po, 3 teaspoon ng fish sauce. Fish sauce. Isagisay natin. Lagyan lang natin sa medium ang ating apoy, no? Medium lang, medium. Yan, medium. At takpan natin bahagya, tignan natin, no? Balikan natin po sa mga ilang minuto. Mga 3 to 5 minutes, tignan po natin. Okay, after 3 minutes, bitalikan ko ang ating pong manok. Yan, medyo nagsasabaw-sabaw na siya ng konti, no? 3 minutes. Gisay natin konti pa, halu-haluin natin. May patis lang tayong nilagay, no? And then ngayon, lalagay na po natin itong ating laurel at saka paminta. Yan, ang dahon. At isasama na po natin itong ating pineapple juice, yung para galing po sa Tidbits, pineapple juice. Yan ang pinaka-sukal niya. At ang ating po isa pa, isasama po natin itong ating liver spread, renal liver spread. Yan, sasamahan po natin siya, no? Ang ating pong isa sa secret ingredients, ang Reno liver spread. Sama natin dyan. At halu-haluin po natin. May kasama po siyang Reno liver spread. At makikita nyo po, iba-iba talaga ang lasa niyan. Maghahalo po silang lahat. Tamis, asin, alat, maghahalo-halo po sila. Okay. So, atin po siyang takpan pang konti. Okay, another 3 minutes. Tignan po natin, 3 minutes. Ayan, mukulo na po yung ating chicken. No? Sasama po natin ngayon ang ating pong patatas. Patatas. Yan. At saka, sama na po natin itong ating tidbits. Pineapple tidbits. Yan. Pineapple tidbits. At haluhaluin natin siyang konti. Yan. Sama na po natin itong ating green pepper. Naglalagay din po ako ng itong tinatawag natin sweet basil. Basil marinara sauce, no? Ha, may chunk pa, ha? May chunk ng kamatis. At haluin po natin. May chunk ng kamatis. Oh, masarap 'to, palagay ko. Naaamoy ko na ang ating pong niluluto. Talagang grabe. Mm-hmm. Masarap, panalo ka po dito, no? Dagdagan po natin ang ating marinara sauce. Yan. Alright. Sasama ko na rin po itong aking tatlong siling panigang.
Kasi kung mahilig ka sa medyo maanghang, meron kang tatlong siling panigang. Yan. Alright, takpan po natin at hintayin po natin kung anong kalalabasan in another 3 to 5 more minutes. Isi-simmer natin po siya. Okay, after 5-6 minutes, ito na po siya. At talagang kulong-kulo na po siya. Ito na po ating mga gulay. Wow, yummy ang ating niluluto. At talaga kong malambot na ang ating mga gulay at saka ang karne. Ay, talaga namang kaganahan na po kayong kumain. Ito. So, gagawin po natin ay papatay na po natin ating apoy. Ayan. At sasandukin na po natin ating chicken apritada. So, ito po yung ating chicken apritada. Okay, yan po ating table setting. Ang ating pong warm na kanin, ating pong mausok pang apritada, at meron po tayong smoothie. Yan, subukan po natin kumain. Halina na po kayo, subukan na po natin ang ating pong chicken apritada ngayon. At lalagay po natin ang ating kanin. Yan. Subukan na po natin ang ating chicken. Wow! Yan. Yan. Ating chicken. Carrots. Okay. Subukan natin ang ating masarap na nilutong chicken apritada with liver spread. Sarap. Tayo po kumain. Masarap po talaga ang kumain ng bagong lutong bahay, no? Solve na solve. Yan. Gagana ka talaga ng lutong bahay. Pineapple tidbits. Carrots. Panalo po kayo. Panalo po yung ulam natin. Ito po yung ating smoothie. May kasama po itong kiwi. Yan. Yan. Ang buhay ay isa lang. Huwag po natin pababayaan. Tandaan po natin, matuto kang magluto, pamilya mo ay masaya, kakain ka, kakain pamilya mo, natuto ka na, masaya pa kayo. God bless you. Sundan niyo po ako sa Ed Arquines Kitchen sa YouTube. Ed Arquines Kitchen, mag-subscribe po kayo at i-hit niyo po ang notification bell para sa mga susunod na video ay kasama po kayo. Mag-request din po kayo ng mga pagkain na gusto ninyo para meron po kong idea ano pong magandang susunod na lulutuin. Hey, God bless us all.